ano ba yung favorite collection ninyo? Kung sino sa inyo yung gumamit ng Lenovo? Divisor yung damit lang na okay na sa akin. So, bakit ko nga ba nakahiligan yung perfume? Pero dumating yung point na I stop buying expensive perfume. Hi! Good morning, everyone! Welcome back to my channel and thanks for watching this content. I hope you're all doing well. But before we continue, if you are not yet subscribed to my channel, just simply click the subscribe button below and the notification bell so that you're automatically get notified whenever I have a new upload. In today's vlog, I would like to share with you about my collections. And I'm sure meron din kayong mga collections na gustong-gusto nyong binibili. And based on my intro, I'm sure meron na kayong idea kung ano yung favorite kong collection. Kasi obvious naman na puro perfume yung nakita ninyo. Well, anyway guys, let's continue and let's talk about kung ano yung mga hilig nating bilhin. Lahat naman yata tayo merong mga nakakahiligang kolektahin. Katulad ng stamp, coins, Barbie dolls, mga stone galing sa tabing dagat or seashells. Pagka nakakaangat na sa buhay or nakakapag-travel na, nag-iiba yung set of collections nila. Katulad ng mga Starbucks na mugs. Yung iba naman kapag sa iba't ibang bansa nakakapag-travel. Iba naman ang collections nila. Mga iba't ibang klase ng pera from different countries kung saan sila galing. Well, some people love to collect shoes. I think this is very common to both genders. Mapababae man o mapalalaki, karamihan may mga collections ng mga sapatos. Yung iba, sobrang mamahaling sapatos talaga. Especially sa mga lalaki, ang hiling nila mag-collect ng branded shoes like Nike, Adidas, kahit marami na silang rubber shoes sa kanilang cabinet. Pagka merong bagong release ng brand, for example, ang Adidas, they would check it and they would still buy it. At yung iba, add to cart kaagad or yung iba, diretso kaagad sa shopping mall para mabili agad yung bagong release ng product na yon. Well, some people who are into music, ang mga kinokollect naman nila, iba't ibang klaseng musical instrument that they can afford to buy. Isa ka rin ba sa nahilig mag-collect ng mga kahit isang item lang ng Hello Kitty? Kasi long ang Hello Kitty, so masyadong matagal yung generation ng mga tao na nahilig dyan eh. I think from my high school, nauso na yung Hello Kitty. Even until now, some people are still crazy about collecting Hello Kitty. Sometimes, pag mapapansin mo yung bahay nila, lahat as in kompleto ng mga gamit ng Hello Kitty from kitchen, bathroom, toilet, sa sala, lahat yan kompleto. Puro Hello Kitty ang makikita mo. Sa pagka nasa labas ka, meron kang makikita na mga kotse as in painted in pink at nandun yung drawing ng ulo ni Hello Kitty sa kanilang kotse. So, maraming tao may mga kanya-kanyang hilig kung ano yung gusto nila na nakakapagpasaya sa kanila. Kakaiba naman kasi talaga yung feeling kapag ka nakikita mo yung collection mo, kahit wala na sa budget nila, they still would love to buy it. Well, some people love to collect jewelries. So, ito yung nakikita kong, I think, na very smart kind of collection. Alam niyo kung bakit? Kasi, syempre, in time, yung value ng mga jewelries, tumataas talaga yung value niya. Let's say, when you buy this jewelry, for example, for the amount of 10,000 pesos, after a few years, yung price ng gold bangles na yan, or yung singseng, whatever it is, earrings, necklace, just after a few years, iba na yung price niya, as in mag-i-increase na talaga. Some women love to collect expensive bags. Yung isa, yung iba, mumurahing bag, but yung iba naman talagang they love to buy branded bags like Louis Vuitton, Chanel, Fendi, Hilde Palladino. Ito yung mga branded bag na talagang pagka binili mo naman, grabe ang price. Isang bag pa lang, 50,000 to 100,000. People buy, even the cost of the bag is 500,000 pesos or sometimes 1 million kasi meron mga studs na yan talaga na mga mamahali na talagang expensive. There are some people who really love into buying those kind of expensive things kahit out of the budget na sila.
or sometimes credit card na lang ay ginagamit na lang. It gives happiness to them yung makabili sila nung latest model, nung mamahaling bag. Ganun talaga yung mga tao. Kanya-kanyang hilig yan kung ano yung gusto nilang bilhin or to include in their collection. Bakit nga ba karamihan ng tao mahilig mag-collect? Pero naman nakakilala ko yung mga boys, they love to collect anime toys. They really buy an expensive cabinet, glass cabinet, na nandun nakalagay talaga, nakahilera yung kanilang mga anime collection. Yun nga yung sinabi ko, they enjoy and it gives happiness whenever they see their collections well arranged in the cabinet. Ako nga yung nakita niyo sa intro, ang favorite ko naman to collect is perfume. Hindi ako mahilig sa mga expensive bag, expensive na shoes, branded na damit. Divisorian damit lang nga, okay na sa akin. Pero pagdating sa perfume, mas gusto ko yung branded na perfume. I don't know, somehow, iba yung dating kapag branded yung perfume. Kasi may mga non-branded din ako nagugustuhan na amoy na. Kahit 350 lang yan, as long as mabango yung amoy, of course, I would love to buy it. So, bakit ko nga ba nakahiligan yung perfume? Ano yung collection nyo na meron kayo na kapag ka nakikita nyo yan, iba yung pakiramdam nyo na masaya kayo, napapangiti kayo. So, ako yung sa akin kasi yung favorite collection ko nga is perfume. Bakit ba ako nahilig sa perfume? So, naalala ko kasi, I will share you a short story kung bakit naging love ko yung mag-collect ng perfume. Kasi nung dalaga ako, ang dami kong perfume. Even until now, marami akong perfume. Pero dumating yung point na I stopped buying expensive perfume. Hindi na yung sunod-sunod unlike before. So karamihan ng mga perfume ko ngayon was given to me by a friend or a family. So naalala ko when I was young, siguro mga 2 to 3 years old pa lang ako, there was a time na meron tambakan sa harapan ng bahay namin, near our house. Isang factory from afar sa bahay namin, tinatapon nila yung kanilang mga residue, yung mga basura nila, doon sa area namin. Hindi to yung tipong basura na galing from the residential area, yung mga galing sa bahay na maamoy ng mga basura. Ito iba kasi galing siya sa factory ng pagawaan ng mga cigarettes. So, yung mga tobacco, yung mga residue ng tobacco. So, pag tinatapon yung basura na yan, maaamoy mo talaga yung amoy ng tobacco dun sa paligid ng area namin. So, hindi lang yung residue ng tobacco, yung mga kalat galing from their office. Pagka dumadating na yung truck ng basura, so, lahat kami excited pumunta doon. Sumasama ako sa ate ko para magkalkal, magbungkal doon sa basura. Kasi exciting kapag ka nagbubungkal ka ng basura, iba't iba yung mga bagay na makikita mo doon sa basura. Pero yung ate ko, ang kinokollect niya kasi syempre mahirap lang kami noon. Hanggang ngayon mahirap pa rin naman ang buhay. Umangat ng konti. Pero yung buhay namin before was talagang yung tama lang na yung mahirap. So, yung ate ko, nagkakalkal siya ng basura. Ang kinukuha niya naman doon, mga bakal o kaya mga bubog. So, iniipon niya yon at binibenta niya ng per kilo. So, syempre, pandagdag sa baho niya or pambili siguro ng whatever na pang merienda. So, ako naman, there was a time na habang nagkakalkal ng basura, ang nakita ko naman doon, isang bote ng perfume. Actually, empty na siya, maliit na bote ng perfume. And when I smell it, sabi ko, wow, ang bango naman ito. So, nung nakita ko yung bote na yon, I put it in my pocket. Parang ganito yung bote ng perfume. Maliit na bote lang siya. Nung inuwi ko siya sa bahay, from time to time, inaamay ko talaga siya. Sabi ko, ang bango naman ito. So, I think nag-stick yun sa mind ko na the reason why I love nice scents. Laging inaamay ko yung perfume na yon. Nung nag-high school naman ako, syempre mahirap ang buhay, walang pambili. Pero nakakaipon ako ng pera, pambili ng mumurahing pabango. And I'm sure may nakahiligan nyo rin yan. Yung Johnson's Baby Cologne, yung kulay pink. Kasi napakabanayad ng scent niyan. Yan ang unang-unang perfume na meron ako. So every time na napapasok ako sa school, hindi pwedeng hindi ako maglalagay ng baby cologne. So, nung high school, actually, nauso yung Nenuko.
Sino sa inyo yung gumamit ng nenuko? Pag naaamoy ko yung mga classmate ko yan, sabi ko, wow, ang bango naman ng nenuko. Pero syempre, can't afford akong bumili. Wala talagang pambili ng nenuko na yan. Although, nung time na nakapagtrabaho na ako at naamoy ko yung nenuko, parang hindi na siya attractive para sa akin. And there was a time also story na yung kapatid ko may nandiligaw sa kanya nung college. I think yung mother was working in the US at pinadalahan yung anak niya ng set of perfume. Ibinigay yun sa ate ko. Eh, ate ko hindi naman siya mahilig sa perfume. I think yung mga ganitong bote din is a set of mini perfumes. Actually, ako lang ang nakaubos nun. Lahat ng perfume na yun talagang sa akin, sabi ko, wow, ang bango-bango naman nito. So, tumaas yung standard ng pabango ko. Sila, nenuko yung gamit. Ako naman, imported na yung ginagamit kong perfume nung time na yun. And even when I was in college, there was a time in our speech subject, our teacher asked us to report in front of the class. So, ang naisip kong topic was, sa speech subject yun eh. I think speech subject or English, basta something like that. So, we asked to report nga. So, ang topic na pinili ko was, how to make a perfume. So, perfume pa din talaga ang nasa isip ko. But of course, part of the subject is for you to, yung public speaking, I think that was public speaking, that when you speak before the public, so you really have to catch the attention of your participants. Naisip ko, ano ba yung magandang topic? Ano ba yung magandang introduction para ma-catch ko yung attention? Kasi yun daw yung technique para makuha mo yung attention ng audience mo is to say something like they will get interested related to your to what you're going to discuss. So I asked my sister's help noon na ano ba yung magandang pwedeng sabihin na introduction. Inadvise siya sa akin, ganito na lang, tanungin mo yung mga ka-classmate mo. Kasi nung time na yun, Lady Diana was very popular, tsaka si Prince Charles, yung couple na to was very popular during those times. Sabi niya, sabi ng ate ko, itanong mo sa mga ka-classmates mo kung ano yung ginagamit ni Lady Diana before she goes to bed. When I asked that question to my classmates, lahat sila sabay-sabay na nagtanong, what? So, nakuha ko yung attention nila. They got interested. But of course, hindi ko naman talaga alam kung ano yung perfume na ginagamit ni Lady Diana during that time. So, lahat sila sabi ko, I'm sorry, hindi ko rin alam. So, lahat sila, ay, ang corny naman. But anyway, at least I got the attention of my classmates. So, yun yung tipong related yung mga story ko ng perfume. And there was one thing na naalala ko about perfume. It was my first time to travel in Singapore. My boss asked me to go to Singapore. Let's say I flew to Singapore today. Dapat the following day, I should go back to the Philippines na. So, overnight lang talaga. So, during my flight, nagsiserve na ng food yung stewardess. Pagdaan niya, naamoy ko yung perfume niya. Sabi ko, wow, ang bango naman ng perfume niya. Tuwing dadaan siya talagang it caught my attention. Sabi ko, paano ko kaya malalaman kung ano yung perfume na ginagamit niya? So what I did was, I wrote on the piece of paper yung name niya. Sabi ko, hi, would it be possible to know what's the perfume that you're using? So inabot ko sa stewardess and ang ganda ng ngiti niya. So pagbalik niya, sinulat niya rin kung ano yung name ng perfume. So because I was on my way going to Singapore that time, pagkatapos ng appointment ko dun sa office, sa Sun Microsystems office in Singapore, after of my appointment, dahil yung hotel where I was booked during that time, it's along Orchard Road. So, iwan ko yung gamit ko and then diretso ko talaga sa shopping mall. Hinanap ko talaga yung perfume na yon. So, binili ko talaga. Actually, medyo mahal yung perfume. So, meron naman akong per diem nung time na yon. Actually, the name of that perfume is Allure for Women. I was trying to search that from the internet, pero hindi ko na siya makita yung eksakto na original brand niya. Actually, it's the same like this. Golden yung container niya. Parang ganito siya kalaki. At yung style niya parang lighter, pero hindi naman siya yung diganon.
you have to pull it up. Nakaubos ako ng dalawang klaseng ganun kasi I really love the scent of that perfume. Maybe one day pagka meron ulit budget, I will try to find that kind of perfume just to recall kung ano yung scent, but for sure mas mabango. Kaya nga ibinili ko rin si husband ng ganitong klaseng perfume, Allure for Men naman, Allure Homme Edition. So eto. So yan yung perfume naman na binili ko. Nakaubos naman siya ng I think tatlong bottle na ganito, andyan empty yung bottle. Eto empty na rin to actually eh. Hindi ko lang siya matapon, lagi lang siya nasa cabinet kasi ang ganda ng container. Ang isa pa, kaya gustong-gusto ko yung mga perfume, I really love the container. So yun yung mga kwento na related, may link kung bakit ang favorite kong collection is perfume. Pero minsan kahit gaano kabango ang perfume, sometimes para sa akin hindi siya amoy perfume. Kasi depende yan eh sa hilig ng tao. Depende yan kung bagay sa pang-amoy mo. Sometimes people don't like the scent. Para sa iba mabango, pero para sa iba hindi naman siya mabango. Meron akong office mate before na meron siyang ginagamit na perfume. Kasama ko yun sa team before na pagka dumadating, nako, as in malayo pa. Alam mo na yung tao na yun yung paparating ng office. Kasi talagang pag naglagay ng perfume, ang dami. May isa naman akong office mate na ang pabango niya was, I think, Ferrari. Medyo prangka ako pagdating sa ganyan. Pabango siya, pero pagka naamoy ko ang baho, talaga sinabi ko dun sa ka-office mate ko na, alam mo, hindi mabango yung perfume mo. Huwag mo nang gamitin. So, yung mga ganong bagay na talagang, sa akin, alam ko kung ano yung, dahil nga lagi siguro akong may perfume, alam ko yung quality, kung ano yung mabango, at kung ano yung hindi. But anyway, there was a time na may nagregalo sa akin na manliligaw. Ang niregalo sa akin yun was one of the top perfume ng Avon. Alam nyo ba yung Avon, dumating din sa panahon na usong-uso yung mga pabango ng Avon. Hindi ko maalala kung ano yung perfume na yun, pero may nagregalo sa akin no na manliligaw. Pero ayaw ko yung manliligaw na yun. Eh, pinabalik ko yung perfume. Ganun yung pagka ayaw ko yung manliligaw na bibigay na regalo sa akin. Pinapabalik ko talaga. Eh, ayaw nang tanggapin pabalik. Ayaw ko rin naman gamitin yung perfume. Alam niyo ba kung ano yung nagawa ko dun sa perfume? Inispray ko sa buong bahay namin. Pag ayaw ko talaga, ayaw ko talaga. Previously, kapag ka nagta-travel kami ng husband ko, isang place ang hindi ko talaga palalampasin na hindi puntahan kapag ka nagta-travel kami. After kami mag-check-in ng mga gamit sa airport, talagang hindi pwede akong hindi dadaan sa duty-free para dumaan lang sa perfume shop. Gusto ko lang maamoy yung mga bagong scent ng perfume or sometimes napapabili ako. But anyway, so yun yung mga kwento ko. Kayo ba, ano ba yung favorite collection ninyo? Na gustong-gusto nyong kolektahin na kahit out of the budget na bibilihin at bibilihin ninyo. Well anyway, next time I think I'm going to share with you guys the top 5 favorite perfume ko. So that will be my next content and I hope you will also watch it. So that's all for now guys. Thank you for watching and thank you for listening. See you on my next content. Please share kung meron kayong mga favorite na kung ano yung mga collection ninyo. So what's your favorite thing to collect? Ano yung favorite collection na gusto nyong binibili na nagbibigay ng joy sa puso nyo or sometimes na napapasaya kayo kapag ka nabili nyo yung bagay na yon. So leave your comment below. But anyway, for now, always choose to be happy and be a better person every day. So, see you again on my next content, guys. Bye!